Magandang umaga, Assumption. Nandito na naman kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating alaman tungkol sa kasaysayan ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang mga nobena. Ang nobena ay hango sa salitang Latin na novem na may kahulugang nueve or siyam. Ito ay isang Katolikong debosyon na ginagawa sa loob ng siyam na araw o linggo. Kadalasan ito ay makikitaan ng pananalangin at pagninilay, pagdarasal ng rosaryo o pagmimisa at minsan ay may pagdiriwang o pista sa ikasyam na araw. Ito ay isang paraan ng paghahanda upang lalong mapalalim ang pagsasaloob ng anumang okasyon. Marahil, napansin nyo na rin ang pagnonobena ng rosaryo at misa para sa mga pumanaw na. Kadalasan itong ginagawa sa lamay upang masamahan ng ating taimtim na pananalangin ang paglalakbay ng mga yumao tungo sa kabilang buhay. Ngunit hindi lamang iyan ang okasyon ng mga nobena dito sa atin. Nariyan ang Misa de Gallo o Simbang Gabi na kung tutuusin na isa ring nobena sa ating mahal na ina habang naghahanda tayong muling tanggapin ang anak niyang si Jesus sa pagsapit ng Pasko. Isa ring malaking tradisyon sa atin ang pagdarasal ng nobena upang makatanggap ng tulong ng mga santong patron para sa kagalingan ng may sakit, sa kasagutan sa ating mga hinihinging biyaya, o kaya paghingi ng patnubay para sa ating mga tatahaking misyon o gawain. Alam niyo ba na ang ating simbahan sa Baklaran ay tinuturing na pinakamalaking dambana o shrine sa ating ina ng laging saklolo o Mother of Perpetual Help sa buong mundo? Ang debosyong ito ay sinimulan ng mga paring Redemptorist sa Cebu. Ang simbahan sa Baklaran ay laging bukas at hindi kailanman nagsasara ng kanyang pintuan sa mga debotong nais mag-alay ng kanilang mga panatang panalangin sa ating ina. Hindi naman nakapagtataka na ang debosyong ito nang palagi ang nobena sa ina ng laging saklolo ay tumatak sa ating mga Pilipino. Ang inang simbahan at ating inang birhen ang siyang nagpapatibay ng ating loob na dumulog lamang sa ating Panginoon sa oras ng pangangailangan. Bukas ang bisig ng ating Diyos kailanman para tanggapin at kalingain tayo, at nandiyan ang ating Inang Maria at mga santong patron na handang samahan ng ating mga panalangin. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo.